kinabalitaan niyang buntis. At dito niya inawit yung Magnificat. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Pero kakaiba yung kwento dito sa musical na ito. Hindi lang minsan inawit ni Maria yung Magnificat. Nung kailangan niyang itakbo si Jesus kasama si Jose papuntang Ehipso kasi nanganganib na ipapatay si Jesus ni Herodes, ang puso ni Maria umaawit. Kahit na natatakot, kahit na nangangamba, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Nung dinala ni Maria at ni Jose si Jesus sa templo, napakasayang araw sana. Iaalay si Jesus sa templo. Pero anong sabi ni Simeon? Yang anak mo, magiging dakila, pero magdudusa. Umawit uli si Maria. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Hanggang sa paanan ng krus. Kahit na natatakot, kahit na nasasaktan, kahit na nangungulila, umawit pa rin si Maria. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Tinanggap ni Maria ang regalo ng Pasko nang may pagpapasalamat, bunga ng pagtitiwala niya sa Diyos. Ito po yung paanyaya ng Magnificat. Ito yung paanyaya ng ating mga pagbasa. Magtiwala po tayo sa awa ng Diyos. Itatawid tayo ng awa ng Diyos. Makakatapos ng pag-aaral, magtatagumpay sa buhay, aayos ang negosyo, gagaling sa sakit, mabubuo ang pamilya. Minsan po mayroong isang nanay na lumapit sa akin. Sabi niya, "Father, iniwan na po kami ng mister ko." Sabi lang daw ng mister niya, "Mag-usap nga tayo." Umupo daw sila doon sa sala ng kanilang bahay. Tapos sabi lang daw ng mister niya, "Hindi na kita mahal." Tapos umalis daw, lumayas, dala-dala yung kanyang mga gamit. Sabi niya, "Paano ko po mabubuhay ang mga anak ko? Ang liliit pa po ng mga anak ko. Iniwan po kami ng mister ko." Pero naalala ko, December 24, ilang taon na ang nakakaraan, pagkatapos ng Christmas Eve Mass, bumabati ako sa mga tao ng Merry Christmas. Yung nanay na yon lumapit sa akin. Kung nung una, tumutulo ang kanyang luha, lumapit siya sa akin, ang laki-laki na ng ngiti niya. Sabi niya, "Father, bumalik na po yung mister ko. Buo na po muli ang pamilya namin. Pasko na po. Pasko na po. Parating na po ang Pasko. Darating na po si Jesus. Hilingin po natin yung biyaya. Matanggap natin siya ng may galak sa puso natin. Hilingin natin yung biyaya na matanggap natin siya ng may pagpapasalamat at pagtitiwala na tapat ang Diyos kung umibig at mangako. Hilingin natin yung biyaya na dumating siya ng may dating sa ating mga buhay. Amen."
Magsitayo ang lahat. Bilang pagsunod sa halimbawa ni Maria, purihin at pasalamatan natin ang Diyos, Ama, na dahil sa naguumapaw na kabutihang loob ay ibinigay sa atin ang kanyang bugtong na anak bilang ating tagapagligtas at manunubos. Sa bawat hiling ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, tulad ni Maria, naway makinig sa salita ng Diyos at gawin ang lahat ng paraan upang ipalaganap ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ina naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at bukal ng pag-asa sa mga sandali ng pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating pagpaparangal kay Maria ng isang natatanging lugar sa ating mga buhay at sa ating mga tahanan, naway mapagsidhi ito ng ating pagpapahalaga sa kanyang anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha at api sa pamamagitan ni Maria naway makaahon sa kanilang kalagayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway mapabilang sa kasamahan ng mga banal at makiisa kay Maria sa walang hanggang pagpupuri sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak na nagsisikap magmahal araw-araw. Manatili ka sa aming piling at lingapin mo kaming lagi sa yakap ng iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Kapayapaan na may kamtin.
ang lahat sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid. O bunga ng buhay na iyong bigay. Manalangin tayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kaming may tiwala sa iyong tapat na paglingap ngayong inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana upang sa pagdiriwang namin ito kami ay dalisayin ng pagpapala mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay ipinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang Inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Kayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito
sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni Jose na kanyang banal na kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tinuruan tayo ng ating kapatid na si Jesus na tawagin ng Diyos na Ama, kaya't may lakas loob tayong manalangin.
Hinihiling namin kami iadyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Ibahagi natin sa bawat isa ang kapayapaan ni Jesus. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tayong lahat ay mapalad na inaanyayahang makisalo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong palakasin sa aming pakikinabang upang kami makasalubong sa dumarating naming tagapagligtas nang may gawang karapat-dapat para maiharap
sa ipagkakamit namin ng pagiging kabilang sa mga mapalad sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayo at magmahal katulad ni Jesus. Salamat sa Diyos.